sabihin, sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyung ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng isyu at hindi kami. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang pasabog ni Christopher Mintz sa kanyang entertainment vlog na Showbiz Now na kasama ang co-host na sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Gaano kaya katotoo ang chikang natuklasan daw ng kampo ni Bea Alonso na ang condominium unit na tinutuluyan ng fiancé na si Dominic Roque ay pagmamay-ari daw ng isang controversial na politiko? Samantala, pinangalanan na at tukoy na kung sino nga ba ang lalaking politiko na tinutukoy ni Christopher Mintz. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video nito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Bago pa man ang nalalapit na kasal ni Bea Alonso at Dominic Roque, pinaiimbestigahan pala ng pamilya ni Bea Alonso kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit. Ang sabi, meron siyang business tapos nakatira siya sa isang super pangmayamang condo at ang condo unit na tinitirhan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Ngayon kapag tinrace, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic, kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang nababalitaan ninyo tungkol doon sa politiko at kanyang mga kaibigan. Bukod dito, lumabas din ang mga haka-haka na baka raw usaping pera ang pinag-ugatan ng paghihiwalay ng dalawa. Nakarating daw sa kanilang kaalaman na bagamat sinasabing hati o share sila sa mga gastos sa mga trip nila abroad, hindi raw totoo iyon dahil si Bea daw ang nagbubook ng kanilang mga trip. Dagdag pa, hawak umano si Dominic ng isang malaki at kilalang lalaking politiko kung saan ito ang nagpapasahod sa aktor ng milyon-milyong piso. Hindi malinaw kung ano nga ba ang tunay na trabaho o posisyon ni Dominic sa lumabas na balita, ngunit ayon sa ilan ay baka raw sugar daddy ito ni Dominic. Isa rin umano ito sa dahilan kung bakit kumalas sa kanyang kasal at tila hindi ito masikmura ng naturang aktres, lalo na't ayaw umano nito ng magulong buhay. Samantala, kasabay ng pagkalat ng balitang ito base sa mga investigasyon ng mga netizens ay pinangalanan na si Joey Salcida umano ang lalaking politiko. Nahawak ang naturang aktor at nagmamay-ari ng mamahaling condominium unit na tinitirhan ngayon ni Dominic Roque. Hindi pa malinaw kung ano nga ba ang tunay na ugnayan nila sa isa't isa, ngunit narito ang mga naging komento ngayon ng mga netizens. Dahil kay Christopher Mintz, nakarating ako dito, so totoo ba? Parang anak ni Joey Salcida si Dominic, titigan yung mabuti mukha ni Dom. Anong meron sa inyo ni Dom? Bihin, sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyung ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng isyu at hindi kami. Yun ang aking taya dito. Kailangan siya ang magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami. Dahil hindi naman kami involved eh. Hindi naman kami sangkot. Diba? Oh, at saka, ang daming sources. Kalat na kalat ito. Alam mo, Dominic Roque, na meron kang kailangan sabihin. Alam mo na meron kang dapat na linawin. Hindi namin sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip sa iyo dapat manggaling. Hindi sa amin. O ang burden of, di ba naman, ang burden of proof, ika nga sa korte, ay wala sa amin. Nasa iyo yan. Yun. Okay. Magandang ano. Okay. Wala. Wala sa Senado. Wala sa... Ayan po ah. Ayan na po ah. Clue na yan ah. Ayan, pinaliliit ang mga choices. Lumiliit na po. Lumiliit na po. Wala sa Senado.
wala sa Congress. At ano pa yung isang sinabi niya? Basta wala doon. BGC daw. Wala po sa BGC yung kondo niya. Ito nga po, lagi naman nating ipinagtatanggol sa anumang diskusyon itong si Dominic Roque. Sinasabi natin na meron naman siyang pinagmulan na pamilya. Meron naman siyang negosyo. Pero bakit napakaliit ng tanaw sa kanya at tingin ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? Ito ngayon, ayon sa aming source, pinaiimbestigan po sa pamilya ni Bea Alonso kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Ay, oo nga. Diba? Merci. May sinasabi niyang busy siya sa kanyang ano, business. Ang business? Ano yung business? Yung iba sumagot ng monkey business. Kanya-kanya na lang interpretasyon. I-ano natin yung isang tabi natin yon. Ang sabi, meron siyang business. At nakatira siya sa isang super pangmayaman na condo. Uy! Diba? Okay. Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. Oo, hindi nila kaya. Diba? So, siguro gumugulong na yung investigasyon. Mm-hmm. Dahil merong nakaalam na, may trabaho siya. Pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Uy! So politiko ang sinabi ko, lalaki ha. Lalaking politiko. So may shade na kaga. Ngayon, kapag tin-raise natin, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic? Ay, grabe. Kayo na po ang bahalang humusga kung ano nababalitaan ninyo tungkol doon sa politiko at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po sa amin yan magmumula. Basta ang mahalaga, nakarating po sa aming kaalaman na pinaiimbestigahan ng malalapit kay Bea Alonso si Dominic Roque kung ano ang kanyang trabaho at paano niyang nakakayang tumira sa isang napakamamahaling bayad ng kondominium at kung sino yung kanyang boss. Ay, grabe naman. Diba? Mag-iisip ka nga rin talaga. Totoo. Grabe, diba? Kasi una-una, si Dominic, pag-anay natin, wala naman siyang project. Mm. Diba? Wala siyang pelikula, wala serye. Mm-mm. Eh, bakit nakakaupas siya ng ganun kalaki sa isang pribadong kondo na yun? Ano ang opinion mo? Ano ang trabaho ni Dominic Roque? Eh, sa akin lang, parang wala siyang trabaho talaga. Eh, kasi wala, hindi naman siya ano sa showbiz, wala naman siya connected dun sa showbiz. Walang teleserye, walang... Hindi kayo may mga extracurricular activities? Ayun! Yung ECA na tinatawag. At kung malalaman nila kung kaninong unit nakapangalan yung condo na yon, mas nakakapagtaka. Ay, di ba? So magpa 1 plus 1 plus 1 na naman tayo. Controversial po yung politician. Ay. Kilala lalo na nitong mga nakaraang buwan. Napaka-controversial, di ba? Ka-close pala ni Dominic yun. Ay. At boss pa pala niya. Doon pala siya nagtatrabaho. Pero hindi lumalabas yun. Hindi. Naingatan nila yun. Ngayon lang lumabas nung hindi na matutuloy ang kasal na napapabalita. Naglalabas. Or maaaring nakarating na yan kay Bea at sa kanyang pamilya, sa kanyang partido. Kaya nagkaroon ng pag-uurong ng kasalan. Ganun yun. Nakaapekto yun, sigurado. So magaling pala mag-CI itong Pwede. Oo, itong mga pamilya ni Bea. May nagtitip sa kanila. Ayoko. Bakit hindi pa imbestigahan? Sabi kayo nang sabi na may trabaho naman. Ano ang kanyang trabaho? At kanino siya nagtatrabaho? Ayun. Yun ang malinaw na ating masasabi. Sabi pa naman natin.